Atindi sa lupa. Sa hydroponics, ito ang bida. Sa ulat ni Hera Sanchez, panahon na raw para magpahinga ang mga kalabaw sa bukid. Sariwang gulay gaya ng pak choy, lettuce at kinchay, malulusog na bunga ng kamatis, honeydew melon at cucumber. Ilan lamang ang mga halamang ito na may malamagic na sikreto, ang hydroponics. Ang hydroponics po ay pag-aalaga ng halaman ng walang lupa. So, tubig lang po ang ginagamit natin at saka nilalagyan natin ang mga sustansya o nutrients. Sa tangke ititimpla ang mga sustansyang kailangan ng halaman, gaya ng iron, copper, zinc, manganese, phosphorus, potassium, calcium at magnesium. Gamit ang electric pump, papadaluhin ito sa mga tubo na nakakonekta sa lalagyan ng mga halaman. Magpapaikot-ikot ito pabalik sa tangking pinagmulan nito. Ipinakita sa amin ni Engineer Peñaranda ang pagtatanim ng pak choy gamit ang hydroponics. Kailangan ng graba para hindi masiksik yung halaman natin. Pag hindi siksik ang media natin, mayroong pumapasok na hangin o tinatawag natin aeration para makahinga yung halaman natin. Ang bunot naman, ang gamit naman niya para ma-absorb yung moisture, kaya para kung papatay natin yung pump, pwede siyang mag-sustain ng isang oras na moisture dun sa halaman, hindi malalanta. So ilalagay natin ito mga 3/4 full. Kukuha tayo ng seedling sa ating punlaan. Ilalagay sa tinatawag nilang nursery ang binhi. Ito yung 3-fold na seedling, karaniwan. At haya natin tumubuo ito dito for another 3 weeks. Pagkaraan ng 3 linggo, ganito na kalalaki yung halaman natin. At ito na yung harvestable age ng ating halaman. Sa loob ng 6 na linggo, pwede nang anihin ang malulusog na pak choy. Mas safe raw kainin ang mga halamang laki sa hydroponics kumpara sa tanim sa lupa. Bukod sa siguradong sariwa, walang ano to eh, walang spray ito ng ano eh, ng insecticide. Sigurado ka health, ano siya, walang ka chemical na kakasira sa katawan. At ako gusto ko yung kakainin ng mga anak ko talaga, saka ng mister ko eh. Talagang fresh na fresh. Kahit na kunting pulo lang, okay na, lumambot lang siya, pwede na ulamin. Maganda pong klase ang napoproduce natin dahil kompleto sa sustansya ang binibigay natin sa tayo.